lang ito paglabas sa kampus. Dito galing talaga yan. Dito. Alam mo pag paano masasa ano ang sign na ikaw ay ligtas na? Sino sasagot? No. What are the signs? No. Can you give me a sign, a mark that you are saved? No. Sino sasagot? Kaya niya na siya. Nice. Will you please stand up and answer my question? Ah, nag-iisip pa siya. Nag-iisip pa. Sige. Ano ang sign o marka na ikaw ay saved na? You can feel it in yourself. You can feel it in yourself. Ano? Pastora, it's your birthday today. Can you answer my question? A sign that you are saved. Ano po, wala na dun sa dating buhay na parang may makasalanan. Nagbago ka na eh, di ba? Nagbago ka na, nakikita mo. No? You are not saying bad words anymore. No? You are not watching bad movies anymore. No? You are not joining bad people anymore. No? May bagong buhay ka na eh. Alam mo sa sarili mo, ligtas ka. Pag may nagtanong sa'yo, are you saved? Yes. Why? Because I am now a brand new person in Christ. The life now I live by faith in the Son of God who loves me and gave himself for me. I am no longer living in this body. It is Christ that is living in me. Galatians 2:20. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live yet not I, but it is Christ who lives in me. Galatians 2:20. Yan. Okay. Ano ba? Sino ang sasagot? Dito. Ilay kaya mo yan? Ano ang palatandaan na ligtas ka? Hindi siguro. Sigurado talaga. Ano yun? Yung nararamdaman mo sa sarili mo na binago ka lang ni Lord, tapos napufulfill mo na yung mga gusto niyong bagay para sa'yo. Ayun, Dad. You are now doing the will of God. Iba na, you are now serving the Lord. Before, you are serving Satan. And now, you are serving the Lord. Yeah, yun na yun. What else? Ha? I wrote the one. Like that. Alika, ano palatandaan na ligtas ka? Sa sarili mo. O, tutulungan ka muna ni Kabuboy. Okay, Kabuboy. Brad Buboy. Tayo ka, stand up. Pag lagi kong masaya. No need to hit the microphone. Lagi kong masaya. Ha? Masaya. Masaya! Yes! I've got joy like a river. I've got joy like a river in my heart. Yeah, wala na. Kayang-kaya na raw yung mga problema. Amen! Masaya na siya. At saka yung problems, he can na handle now the problems. Hallelujah! Oh, you see, masaya ka. No? No need to quote a verse in the Bible. You can feel it by yourself. Are you saying yes? Why? I'm happy. No. Yeah. I'm blessed. True happiness from the inward out. Masaya ako. Itong kasayahan kong ito, hindi ko ito naramdaman kahit kailan sa buhay ko noon. Iba yung joy ko ngayon. Yung masaya. Amen? Oh. Ruth! Hawak mo microphone eh. Ano ba? Masaya ako. Sabi ni Kamu, ni Barang Buboy. Eh sa sarili mo, nararamdaman mo yan. O sabi ni Pastor Aroa, kasi ano eh, naramdaman na kita niya, nagbago siya eh. Sabi ni Jenilin, nagsiserve na siya ngayon kay Lord eh. Sabi ni Kabubon, masaya na yung buhay, nahahandle na yung problem. Ikaw, paano masabing ligtas ka na? Masaya po na nagagawa mo yung pinapagawa sa ni Lord at na isishare mo ba sa iba? Yun! Yun na, kaya
sinishare ka na ng ano, ng iba na yung sinishare mo, di ba? Noon ang sinishare mo, chika-chika, kismis. Now you are sharing the Word of God. Amen? Nagpo-post ka na sa mga FB, sa mga Twitter mo ng Word of God. Kaya nabipersecute ka na. Oh, noon pa selfie-selfie lang. Noon mga mukha lang ng mga crush mo. Di ba? Noon mga, pero iba ka na ngayon, nagpo-post ka na ng Word of God. Iba na. Oh, kaya may persecution ka na. Di ba? Naramdaman mo sarili mo yan eh. Kaya pag may pinagtanong sa'yo, are you safe? Yes. Di ba? Yes. Why? Oh, another one. Ah, sinasagot. Si ano, si ate mo, sasagot yan. Sige, bata pa yan eh. Kasi itin lang ni Pastor Robanji yan eh. Ang pagkakaipol pa nila ni Pastor Robanji, ni Pastor Robanji hindi nakaisa. Ito, sama po. Sige. Pwede pong marami. Pwede marami? Okay, pwede. Yung unspeakable peace po at saka unspeakable love. Ah, yun. Yung ba, ang inner peace. May kapayapahan ka, you have the inward peace. You know that you are forgiven because you have peace. You know you are safe because you are peace. Peace that passes all understanding. John 14:27, write it down. Peace I live with you. Peace I give to you. It's not the world that gives, but my peace. Yan, pati yung love. Sabi nga ni Ate Merce, yung love. Nararamdaman mo yung love ni Lord at natututo ka ng magmahal, di ba? Yes, noon puro ka anger, puro ka hatred. Ngayon iba na, marunong ka ng magmahal. Marunong ka ng magpatawad. Marunong ka ng mag-care. Marunong ka ng umintindi, magpasensya. Marunong ka na. Iba na. Iba. Iba na. Diba? Yun nga sinasabi ng Romans chapter 5 verse 5, di ba? Meron na tayong love na naramdaman. Sige pa, Ate Mars, mukhang marami ang gusto mong sabihin eh. Pira, kahit nakarami ka, matalas memory mo ha. Mahal na mahal ko yan, sa totoo lang eh. Alos ba kasi kita lang kami yan eh. Kaya lang ako, iba, papagpaitim yung buho ko siya paputi. Sige. Yun din po mo strength na hindi may paliwanag. Yung? Strength. A strength. Kalakasan. Yan. Yeah. Yung kakalakasan ni Lord. Misan, di, pag wala ka kay Lord, di mo na kaya, di-give up ka na eh. Di ba? Pero pag na kay Lord ka, labang ka, labang. Misan, gusto mo nang give up, pero labang ka pa rin. Amen! Yeah. Iba? Yan din yun. Praise God. So, meron bang gusto magdagdag? Meron ba? At the jury, do you want to add us some more? Yun, yung pagtitiwala kay Lord, nararamdaman niya yung pagtitiwala kay Lord. Many people does not believe that God exists. Pero pag na, pag alam mong safe ka, meron kang trust kay Lord. Maraming problema ang dumarating, maraming trials, persecutions, problems, no, that comes, no, that are coming, pero you have your faith in God, no, ay hindi nawawala. In you, praise God. Yun yung panatandaan. Ngayon, anong verse naman sa Bible na nagpapakita na ikaw ay ligtas na? Write it down. 1 John 5:11-13. 1 John 5:11-13. Write it down. 1 John 5:11-13. Those who believe in Jesus are saved. Those who believe in Jesus, their names are recorded in heaven. Alam mo, dalawa yan eh. 1 John 5:11-13. Dalawa yan eh. Una, experience mo yung karanasan mo. Secondly, it is written in the Bible. If you believe in the Son of God, you are a child of God. Your name is recorded, is written in the book of life in heaven. Amen? Palakpakan natin ng Lord. Yeah. So, persecutions and sufferings of Christians. Ito yung title ng ating pinag-aaralan. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. It proves, now, if you experience persecution and sufferings, it proves that you are a Christian.
Sino yung mga malakas ng persecution? Sino yung mga malakas ng atake ng kaaway sa kanila? Yung mga maiinit kay Lord. Yun. Umaatake ang kaaway sa kanila, but the devil will not win. Yes. The devil will attack, but the devil will not win. Because we are born to win. We are in the winning side. Amen! Amen. Palakpakan natin si Lord. Yeah. Number two. Number two. Anong number two natin? Yeah. We are blessed because it is for Christ and for righteousness' sake. Yeah. We are blessed because it is for Christ and for righteousness' sake. Not for the devil's sake. Not for wickedness' sake. Yeah. Shall we read Matthew 5:10 and 11? Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you. Yeah. Backmuck you, taunt you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against me because, and evil against you because of me. Yeah. Yeah. Matalo ka na. Nag-aaksaya ka lang ng oras dyan. Nagbibigay ka na. Sabi na nga binibigyan mo mga tef yan, mga rubbers yan. You're joining a cult. Nasabihin. You're joining, di ba? May iba-iba ka na. Ipipersecute ka nila. Di ba? Ikinig pa mo ba tayo? Ang malakas ang persecution, lalo na yung mga communist, mga Muslim, ang lakas ng mga persecution. At yung mga diehard members of religions, yan, malakas ang persecution. Yung mga dekandado talaga, dekadena. Dito na ako pinanganak, dito na ako mamamatay. Dito na ako bininyagan, dito na ako binautismo, dito na ako mamamatay. Ito na yung kinamulatan ko, dito na ako mamamatay. Yan yung mga dekandado talaga. Mga diehard, mga fanatics, members of religions. Pero alam nyo ba, pag mga fanatics, bahala na si Lord doon eh. Kagaya ni Apostle Paul, fanatic yun eh. Diehard yun, religious leader yun, Pharisee yun, teacher of the law yun. No? Pero siya ay nakakilala kay Kristo. Amen po ba? Praise God. Lakpakan natin si Lord. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Next verse. 1 Peter 4:12 to 16. Yeah. Dear friends, do not be surprised at the fiery ordeal that has come unto you to test you as though something strange were happening to you. Kaya ordinaryo lang pala yung persecution. Pag nakakaranas ka pala ng persecution, hindi ka dapat nalulungkot. Kasi ordinaryo lang pala yun. No? But rejoice. Rejoice, rejoice, rejoice. My soul rejoices in the Lord. My soul that magnifies the Lord. And my spirit rejoices in my God, my Savior, my soul that magnifies the Lord. Makata namin ng unang panahon eh. And my spirit rejoices in my God, but rejoice in as much as you participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when His glory is revealed. Yun. Pag tayo pa na ay naka-experience ng suffering, then kasama pala tayo kapag na-reveal na yung glory in the Lord. No suffering, no? Glory. Ganon. Parang yung sa kabigaan ng Tagalog, walang tiyaga, walang nilaga. Pag hindi nagtanim, hindi naani. Ganon yun. So, ibig sabihin, no, walang pagtitiis, walang paghihirap. Maraming pagtitiis, maraming biyaya, maraming pagpapala. Maraming binibigay, maraming pag-aani. Yan. Ganun yun. Amen. Palakpakan natin si Lord.
But rejoice in as much as you participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when His glory is revealed. Kaya pag dumating yung persecution, anong response mo? Eh, di rejoice. Di ba? Hindi shampoo yan, ha? Rejoice talaga yan. Okay, next. Number three. Three na ba tayo? Number three. Christ and His disciples also experienced sufferings and persecution. So yun. Sabi nga nila, hindi ka nag-iisa. You are not all alone. Because Christ Himself and His disciples, no? That is the disciples of Christ, the prophets who were before us, that did experience persecutions. Matthew 5:12. Be glad or be blessed, no? Because great is your reward in heaven, for in the same way they persecuted the prophets who were before. Merong libro na Facts, Book of Martyrs. You can search that. Yung mga libro ngayon, minsan out of stock na sa mga bookstore. Facts, Book of Martyrs. But you can search that in the internet. All the apostles died martyrs. Except Apostle John the Beloved, who died in his old age. But he was thrown, no, into the island of Patmos, a rocky island, and it is impossible for him to live nung inihagis siya sa isla ng Patmos. Pero nabuhay pa rin siya. Miraculously, tapos sinulat niya yung Book of Revelation. Ang laman ng Book of Revelation is about heaven and hell, at ang laman ng Book of Revelation ay don't give up. Despite of sufferings, don't give up. Because there are rewards awaiting heaven. Nakikinig pa ba kayo? Yan. Maganda yun, Pax Book of Martyrs. Nabibili yun sa Christian bookstore, of course. Ayaw mo lang sa mga iba pang bookstore, pero madala naman. Kaya lang ngayon, wala na siguro yun. But you can search that in the internet. Pax Book of Martyrs. Makikita mo ron, all apostles died martyrs. In fact, the word witnesses or witness, no, came from the English word witness or witnesses came from the Greek word martoreo. It means martyrs. Martyrs. And you will be Acts 1:8. When the Holy Spirit comes on you, you will receive power and you will be my witnesses. You will be my martyrs. That is the Greek word, the true meaning of witnesses. Itapa mo ba nito? In fact, it means to become a Christian, you are willing to fight for the truth. Kung kinakailangan, if it is needed, willing to die for the truth. Nakikinig pa mo ba tayo? Pero hindi tayo mamamatay, amen? Hindi tayo tinawag ng Lord para mamatay. Patay nga tayo noon, binuhay nga tayo, di ba? May sakit tayo noon, pinagaling tayo, wala tayong pera noon, pinayaman tayo. Mabisyo tayo noon, pinabinigyan tayo ng bagong buhay. Iba na tayo. Amen? Be glad because great is your reward in heaven, for in the same way they persecuted the prophets who were before you. Anong number yan? Number three? Basahin natin yung number three. Christ and His disciples also experienced suffering and persecution. Sufferings and persecutions. Matthew 10:24-25. Matthew 10:24. The student is not above the teacher, nor a servant above his master. It is enough for students to be like their teachers, and servants like their masters. If the head of the house has been called Beelzebul, how much more the members of his household? Beelzebul or Beelzebub is another name of Satan. Satan, devil, the dragon, the serpent, Baal or Beelzebub, these are the names of Satan.
Kung tinawag daw si Kristo Satan, ganun din tayo, natawagin din tayong Satan. Diba? Kinipahubo tayo. Meron isang bata, naligaw siya. Naligaw yung bata. Tinanong ng pulis, saan ka nakatira? Sa impyerno po. Sabi ng bata, saan ka nakatira? Sa impyerno po. Sino tatay mo? Demonyo po. Nanay mo? Demonyo po. Di kapatid ka? Meron po. Lalaki yun, ay babae yun eh. Mas lalaki kapatid niya. Lalaki po. Ano pangalan? Demonyito po. Ikaw, ano pangalan mo? Demonyita po. Matatandaan mo ba? Pag hinatid ka ba namin eh, sabi ng polis. Matatandaan mo ba? Yung bahay mo? Opo. O sige, hinahinatid ng polis. Yan po, malapit na po. Tapos nung malapit na sila sa bahay, nag-aaway yung mag-asawa. Sabi ng lalaki, demonyo ka! Sabi ng babae, demonyo ka! Sabi ng gano'n, nasa na ba yung demonyita ngayon? Oy, demonyito ka! Hanapin si demonyita! Magsama-sama na kayo! Makalayas na sa impyerno ng pamamahay na ito. Hindi tama yung bata. Tama yung bata. O, diba? Pero kwento lang yun. Hindi totoo na yun. Pero ang nangyayari sa tunay na buhay, eh, huwag naman sana. Okay? Aha. Si Jesus daw ay tinawag na Belzebu. Jesus, no? Ay tinawag din mismo siya, si Satan siya. Actually, yung mga ginagawa niyang miracle, sabi sa kanya, galing daw kay Satan yun. Pero, in fact, galing kay Lord yun. Okay? Next. Yan. Number four. Yan. Don't allow persecutions and sufferings stop you in attending the church and sharing the gospel of Christ. Don't allow persecutions and sufferings to stop you in attending the church and sharing the gospel of Christ. 1 Peter 3:14. But even if you should suffer for what is right, you are blessed. Do not fear the threats. Do not fear the threats. Do not be frightened. Alam mo, huwag mong katakutan yung mga pananakot. Stand firm in your faith. Fight for your faith. Fight for your belief. Hindi mo naman kinakailangan makipagsuntuhan eh. Hindi mo naman kinakailangan makipagmurahan eh, di ba? Hindi mo naman kinakailangan makipag-away. Pero ipaglaban mo ang pinananampalatayan. Binago, God changed my life. He gave me inner peace, inner joy. He wrote my name in the book of life. So bakit ako titigil? Ang patigilin po ninyo yung mga lasing ko dyan sa kalye. Ang patigilin ninyo yung mga naging kidnap. Yung mga kidnap o ransomgar. Ang patigilin nyo yung mga sama-sama sa mga gang at mga fraternity na nasisira ang buhay. Pero sa aking pagdalo, as I attend, no? Ano, merong something good happened to my life. No? Why will you ask me to stop? Bumubuti ang buhay ko, bumubuti pag-aaral ko. Di ba? Naaayos ako. Nagkakaroon ng direction. Before, I have no direction. I have no destiny. But now, I have a direction. I have a destiny. I have a destiny. I know I shall fulfill. I have a destiny. In a city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time as this.
destiny. Sana mo destiny! Diba? Nagkaroon tayo ng destiny. Amen po ba?